Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Arlene. Mula sa AEAO is DJ Art. Handa na ba kayong matuto? Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo, unang araw. Ano-ano ang tunog ng mga sumusunod? Meow. Meow. Arp, arp. Arp, arp. Tweet, tweet. Tweet, tweet. Kokoroko. Moo. Moo. Kokak. Kokak. Me. Me. Hoo-hoo-ha-ha. Hoo-hoo-ha-ha. Oink, oink. Oink, oink. Ambulansya. Wee-oo-wee-oo. Truck ng bumbero. Kling-klang, kling-klang. Kotse, jeep, at truck. Pip-pip, pip-pip. Pip-pip, pip-pip. Tren. Chug-chug, chug-chug-chug, chug-chug-chug. Vapor. Put. 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 Aeroplano. Hum. Hum. Motorsiklo. Brum, brum. Brum, brum. Cellphone. Tong, tong, tong. Tong, tong, tong. Maracas. Pito. Prrr, 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 prrr. Telepono. Kring, kring. Orasan. Tik-tak, tik-tak. Tambol. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Martilyo. Pok, pok, pok. Pok, pok, pok. Bago natin mapakinggan ang isang kwento, ay magkakaroon muna tayo ng paghahawa ng balakid upang higit nating maunawaan ang mga salitang gagamitin sa kwento. Eskaparate. Dito inilalagay ang mga damit o mga laruan. Bukod tangi. Si Mingming ay bukod tangi sa kanilang lahat. Siya ay naiiba. Ang bukod tangi ay naiiba. Patibong. Ang bata ay nahulog sa patibong. Matadala. Natatakot ng sumakay sa kalabaw si Kim nang siya ay nahulog sapagkat siya ay nasaktan. Madadala na siya. Hindi na siya uulit. Bago kayo pumasok sa paaralan, ano ang madalas sabihin o ibilin sa inyo ng inyong nanay? Sa ating kwento ay malalaman natin kung ano ang lagi sinasabi o ipinangangaral ni Muning kay Mingming. Pamantayan sa pakikinig ng kwento. Una, umupo ng maayos. Tumahimik at makinig sa kwento. Ang programang inyong mapapanood ay pwede sa lahat ng manonood at lalong-lalo na sa mga bata tulad ninyo. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Malikot si Mingming. Isang malikot na kuting si Mingming. Sa apat na anak ni Muning, siya ang pinakamalikot. Lahat ng bagay nililikot ni Mingming. Walang nakadiligtas sa kalikutan niya. Mingming, huwag kang masyadong malikot, sabi ni Nanay Muning. Baka magalit sa atin si Namang Berto at Aling Ana, sabi naman ng kanyang tatay.
Si Alex, anak din namang Berto at aling Ana, ay mahilig sa mga mamahaling laruan na may iba't ibang tunog. Ibinibigay itong lahat sa kanya. Itinatabi ni Alex ng maayos ang kanyang mga laruan sa isang eskaparate kapag siya ay nasa paaralan. Isang araw, pumasok sa paaralan si Alex. Naisipang tingnan ni Mingming ang mga laruan. Naku, ang gaganda! Ang sarap laruin! Pero ang taas ng eskaparate. Ha? Alam ko na. Lulundag ako sa itaas, sabi ni Mingming. Una niyang hinawakan ang eroplano. Sinusian niya ito at biglang tumunog ng eng! Hindi lang niya ang PC ng laruang kampana at narinig niya ang kleng, kleng. Bumaba siya sa ikalawang bahagi ng eskaparate. Nakita niya ang telepono. Ginalaw niya ang pitan at tumunog ng kring, kring. Pinindot naman niya ang busina ng jeep. Beep, 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 beep. Tsug, tsug, tsug. Tunog naman ng tren. Tuwang-tuwang bumaba si Mingming. Lundag ng lundag siya. Sa kaiikot niya, ay nabunggo niya ang eskaparate at nahulog ang mga laruan sa sahig. Nagalit na si Mang Berto. Talagang maligalig na kuting iyan! Nagalit din si Aling Ana. Nakakainis na ang kuting na yan! Bukod tang yan likot niya! Pati si Alex ay nagalit. Itapon na kaya natin o ipamigay kayo! Huwag, kawawa naman. Mahihiwalay sa ina. Hayaan mo, ako ang bahala. Isang umaga, nasa garden si Mingming. Nakita niya ang isang latang bibitin-bitin sa sanga ng puno na may nakalawit na taling halos sayad sa lupa. Umandar na naman ang likot ni Mingming. Naisip niyang bumitin sa tali. Isasabit niya roon ang kanyang kuko at magpapaugoy-ugoy. Siguro mas malakas ang tunog nito kaysa roon sa maliit na kampana ni Alex. At nagpabitin-bitin nga si Mingming. Ang hindi niya alam, patibong ni Mang Berto ang laruang tali. Puno iyon ng tubig. Pag nahatak ang PC, bubukas ang ilalim at bubuhos ang tubig. Tiyak na mababasa ang hihila ng tali. Lumapit na siya sa tali at sa isang talon ay naisabit niya roon ang kuko at nakita ang tali. Whoosh! Napasigaw si Mingming nang bumuo sa kanya ang tubig mula sa lata. Basang-basa siya. Nanginginig siya sa ginaw na tumakbo sa kinaroroonan ni Muning at ng kanyang mga kapatid. Hindi sana ako nabasa kung sinunod ko sina. Tawa ng tawa si Mang Berto sa nangyari. Kitang-kita nila ang nangyari sa malikot na kuting. Ngayon, madadala na sa paglilikot ang kuting na iyon, sabi ni Mang Berto. Tayo ngayon ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Narito ang mga pamantayan. Una, basahin at unawain ang mga panuto. Ikalawa, makiisa ang mga kasapi sa pangkatang gawain. At ikatlo, gumawa ng tahimik.
Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Para sa pangkat isa, action na action! Isagawa ang sinabi o ipinangaral ni Muning kay Mingming. Para sa pangkat dalawa, aking mga laruan. Bilugan ang mga laruan ni Alex na nasa eskaparate. Sa pangkat tatlo, lagyan ng X ang ugali ni Mingming. Siya ba ay masunurin o matigas ang ulo? Sa pangkat apat, masunurin ba ako? Opo o hindi po? Ano ang laging sinasabi o ay pinangangaral ni Muning kay Mingming? Sino-sino ang naiinis kay Mingming? Ano-ano ang mga laruan ni Alex? Bakit kaya tuwang-tuwa si Mingming sa mga laruan ni Alex? Ibigay ang tunog ng mga laruan niya. Anong uri ng kuting si Mingming? Sa palagay mo ba may mga bata ring tulad ni Mingming? Dapat ba siyang tularan? Bakit? Kung ikaw si Mingming, ganoon din ba ang gagawin mo? Bakit? Ano kaya ang mangyayari kay Mingming kung sinunod niya ang kanyang ina? At bakit? Bukod sa patibong na inihanda ni Mang Berto, ano kaya ang pwedeng gawin upang mabago ang ugali ni Mingming? At bakit? Ano ang mabuting aral na makukuha natin sa kwento? Bakit? Sa mga laruan ni Alex, alin ang naibigan mo? Gayahin natin ang tunog nito. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo, ikalawang araw. Tayo'y magbalik-aral. Ano-ano ang laruan ni Alex? Bilugan nyo nga. Bilugan ang bagay na nagbibigay tunog na sasabihin ko. Tsug, 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 tsug. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Pip-pip, pip-pip. Kring, kring. Clang, 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 clang. Pok, pok, pok. Pok, pok, pok. Aling bagay ang may mahinang tunog? Alin namang bagay ang may malakas na tunog? Ano ang tinalakay natin ngayon? Tandaan, may mga bagay na gumagawa ng mahinang tunog. At ang iba naman ay malakas na tunog. Tingnan ang unang larawan. Hanapin ang katulad ng unang larawan. Bilugan ang tamang sagot. Pumalakpak kung ang larawan ay gumagawa ng mahinang tunog. At pumadyak naman kung malakas. Tambol, malakas o mahina? Pito, malakas o mahina? Cellphone, malakas o mahina? Kampana, malakas o mahina? Orasan, malakas o mahina? Martilyo, malakas ba ang tunog nito o mahinang tunog? Telepono, tren, malakas na tunog o mahinang tunog? Jeep, malakas o mahina? Kidlat, malakas ba ang tunog nito o mahina? Para sa ating pagtataya, isulat ang letra ng tamang sagot. Kampana, ano kaya ang tunog ng kampana? Tambol,
pito. Orasan. Telepono. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo, ikatlong araw. Para sa ating pagbabalik-aral, ano ang pangalan ng kuting na matigas ang ulo sa ating kwento? Ano naman ang pangalan ng kanyang ina? Ang pusang matigas ang ulo sa ating kwento ay si Mingming. Muning naman ang pangalan ng kanyang ina. Ulitin natin, Mingming, Muning. Ano ang napansin ninyo sa ulihang tunog ng mga salita? Mingming, Muning. Mingming, Muning. Ano ang napansin nyo sa ulihang tunog, mga bata? Basahin natin, batis, patis. Puso, baso. Kalabaw, langaw. Ulitin. Batis, patis. Puso, baso. Kalabaw, langaw. Magkakatunog ang ulihang tunog, di ba mga bata? Magkasing tunog ba ang mga ito? Bakit? Tugma o salitang magkasing tunog ang tawag dito. Pakinggan natin. Kaibigang baka, alaga ni ama. Nagbibigay ng gatas, kaya ako malakas. Ano-ano ang mga salitang magkatugma o magkasintunog? Ano-ano ang mga salitang magkatugma o magkasintunog? Baka, ama. Gatas, malakas. Muli nating pakinggan. Kaibigang baka, alaga ni ama. Nagbibigay ng gatas, kaya ako ay malakas. Lagyan ng check ang loob ng kahon kung magkasing tunog. Aso, pusa. Manika, palaka. Telepono, ulan. Tambol, torotot. Ahas, rosas. Saging, gunting. Yoyo, dila. Gatas, ubas. Medyas, susi. Walis, mais. Para sa pangkatang gawain, guhita na mga salitang magkasing tunog. Ang tahol ng aso sa may bakuran ninyo. Ang batang bagulo ay hindi matututo. Ang unga ng kalabaw doon sa lubluban. Ang batang magalang tuwa ng magulang. Ang ngiyaw ng pusa sa may kusina. Magulang ay natutuwa sa mabait na bata. Ang me ng kambing sa may puno ng saging. Ang batang maagang magising, masipag at matulungin. Sa ating pagtataya, lagyan ng bilog ang patlang kung ang dalawang salita ay magkasing tunog at ekis naman kung hindi. Aso, baso. Silid, balon. Atis, batis. Lapis, ipis. Dahon, kahon. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo, ikaapat na araw. Sa ating balik-aaral, ano ang bumuhos kay Mingming nang siya ay sumabit o bumitin sa PC? Ito ay tubig. Ano kaya ang tunog ng tubig sa gripo? Drip, drip, drip. Ibigay natin ang tunog ng mga sumusunod. Whoosh! Whoosh! Tunog ng malakas na hangin. Boom! Boom! Tunog ng kidlat.
tip-tap, tip-tap, tunog naman ang ulan. Splash! Splash! Tunog ng tubig. Alin sa mga larawan ang may malakas na tunog at mahinang tunog? Ang uha ng bata, ito ba ay malakas o mahina? Ang tawag ng nanay, anak, halika, malakas o mahina? Anong tinalakay natin ngayon? Anong masasabi ninyo sa mga tanong? May mga bagay na lumilika ng malakas at mahinang tunog. Tukuyin ang malakas o mahinang tunog. Alin dito ang malakas? Iyak ng bata, tambol, o tunog ng orasan? Alin naman ang mahina? Tayo ngayon ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Narito ang mga pamantayan. Una, basahin at unawain ang mga panuto. Ikalawa, makiisa ang mga kasapi sa pangkatang gawain. At ikatlo, gumawa ng tahimik. Para sa pangkatang gawain, ang pangkat isa, iugnay mo ako. Iugnay ang tunog na makikita sa larawan. Para sa pangkat dalawa ay, tayo nang magbilang. Bilangin ang mga larawan ng kalikasan na may ginagawang tunog. Sa pangkat tatlo, makinig tayo. Pumili ng isang tunog ng kalikasan at lapatan ng awit sa himig ng Leron Leron Sinta. Sa pangkat apat, bilugan natin. Bilugan ang mga larawang may malakas na tunog at X naman ang may mahinang tunog. Pakinggan natin ang mga tunog sa paligid sa labas ng ating silid-aralan. Mamimili kayo ng mga tunog na naririnig at gagayahin. Sabihin kung ito ay mahina o malakas at kung ano ang gumagawa nito. Sa ating pagtataya, gumuhit ng parihaba kung ang larawan ay may malakas na tunog at bilog naman kung mahinang tunog. Sa ating ikalawang linggo, ikalimang araw. Sa mga nakaraang aralin, ano-anong tunog ang ating napag-aralan? Ito ay ang tunog ng hayop, tunog ng sasakyan, tunog ng mga bagay, at tunog ng kalikasan. Hanapin ang mga salitang magkasing tunog. Alaga kong manok, nagbibigay ng itlog, kaya ako'y mabilog at saka malusog. Ang tahol ng aso sa may bakuran ninyo, ang batang magulo ay hindi natututo. Hanapin ang kaparehan ng larawan ng bagay at kalikasan at tunog nito. Pumalakpak kung malakas ang tunog ng larawan at ipadyak ang mga paa kung mahina. Malakas na hangin, kidlat, telepono, alon ng tubig sa dagat, orasan. Igrupo ang mga tunog. Bagay sa paligid at kalikasan. Isulat ang check kung magkasing tunog at X kung hindi. Babae, lata, itlog, bilog, kahon, sabon, aso, baso, masaya, malungkot. The parrot materials like songs, stories, poems, pictures, photos, brand names, trademarks, videos, and others included in this book and CD are owned by their respective copyright holders. The author does not represent nor claim ownership over them.
Ito ay hatid sa inyo ng AAOA's DigiArt. Hanggang sa muli mga bata, paalam!